Slide 1. Ang pagtatanghal na ito ay nagbibigay ng isang pagkaunawa kung paano makakuha ng benepisyo ng seguro sa kawalan ng trabaho. Slide 2. Ang mga benepisyo sa seguro ng trabaho ay pansamantalang kita para sa mga individual na nawalan o nabawasan ang kanilang oras sa trabaho at ito ay hindi nila kasalanan o ginustong mangyari. Ang Department of Labor at Industrial Relations ay ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagpapatakbo ng programang ito. Tatalakayin natin kung sino ang karapat-dapat ang proseso ng aplikasyon ang kinakailangan upang makatanggap ng mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho. Kung paano ka makakatanggap ng mga benepisyo. Ang CARES Act boosts kung paano makakuha ng seguro sa kalusugan at kung paano makakuha ng legal na tulong. Slide 3. Una, pag-usapan natin kung karapat-dapat ka sa mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho. Dapat ay naalis ka sa iyong trabaho o nabawasan ang iyong mga oras. Kasama dito ang mga empleyado na na-furlough. Ang mga imigrante na maaaring legal na magtrabaho sa Estados Unidos ay karapat-dapat para sa mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho. Kasama dito ang mga legal na permanenteng residente, mga imigrante na may dokumento na nagpahintulot sa trabaho at mga imigrante na ng COFA, COFA, kung umalis ka ng trabaho, maaari na makatanggap ka ng benepisyong ito. Dapat ay mayroon kang isang magandang dahilan kung bakit ka umalis at sinubukan mong ayusin ang problema bago ka umalis. Ang mabuting dahilan kung bakit tumigil sa trabaho ay dahil ikaw ay may sakit sa coronavirus o pag-aalaga sa isang membro ng pamilya na may sakit. Ang isa pang mabuting dahilan ay walang mag-aalaga sa inyong mga anak. Kapag ikaw ay tinanggalan ng trabaho, hindi ka karapat-dapat sa benepisyong ito. Kapag tinanggihan ng unemployment office ang iyong pag-angkin, dapat nilang ipagbigay alam sa kasulatan ng dahilan kung bakit. May karapatan kang mag-apela sa pagtanggi sa loob ng 10 araw. Ang Pandemic Unemployment Assistance ay inaalok ang benepisyo sa mga individual na may sariling hanap buhay o sariling negosyo. Ito ay iba sa programa mula sa mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho. Slide 4. Pag-usapan natin ang aplikasyon. Mayroong tatlong hakbang sa pag-apply para sa mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho. Unang hakbang, dapat kang magsumite ng isang claim para sa mga benepisyo sa online, sa telepono, o sa personal na muling pagbukas ng unemployment office. Mahahanap mo ang aplikasyon na ito sa labor.hawaii.gov. Slide 5. Kung nag-apply ka online, kakailanganin mong ibigay ang numero ng iyong social security, impormasyon tungkol sa iyong mga trabaho, sa nakaraang 18 buwan, iyong impormasyon sa bank account, iyong numero ng alien o I-94 at iyong email address. Slide 6. Kung hindi mo makompleto ang aplikasyon sa online, okay lang iyon. Maaaring tanggapin ng unemployment office ang iyong aplikasyon sa telepono o sa personal sa muling pagbukas ng opisina. Slide 7. Ang unang hakbang ay pagsumite sa isang aplikasyon. Pangalawang hakbang, kailangang magpakrehistro para sa trabaho sa pamamagitan ng pagpunta sa hirenethawaii.com at paglikha ng isang online account. Kapag nakagawa ka na ng isang account, dapat mong i-upload ang iyong resume
Ang proseso ay nakumpleto upang makapagrehistro para sa trabaho. Slide 8. Kung kailangan mo ng tulong upang magparehistro para sa trabaho, makakatulong ang American Job Center. Makipag-ugnay sa iyong local job center. Kung hindi na kung kailangan mo ng tulong upang magrehistro para sa trabaho, makakatulong ang American Job Center. Makipag-ugnay sa iyong local job center. Kung hindi ka nakakapagsalita o nakakaintindi ng English, ang job center ay dapat magbigay sa iyo ng isang tagasalin. Kung mayroon kang kapansanan, ang job center ay dapat magbigay sa iyo ng paraan upang makuha ang mga serbisyo nito. Slide 9. Pangatlong hakbang. Dapat kang lingguhang magsumite ng claim certificate. Ito ay dapat mong makumpleto sa online, sa telepono o sa personal magbukas uli ng opisina. Slide 10. Ang susunod na pag-uusapan ay tungkol sa pagbabayad. Ang halagang matanggap mo sa mga benepisyo sa siguro sa kawalan ng trabaho ay magiging bahagi lamang ng iyong sahod. Kung gusto mong malaman kung magkano ang pwedeng matanggap, gamitin ang calculator online sa labor.hawaii.gov. Dapat ka ring magbayad ng WIS sa iyong mga benepisyo. Aabutin ng mga 21 sang-araw upang matanggap ang iyong unang cheque sa pamamagitan ng direktang deposito o cheque. Slide 11. Sa pagitan ng Marso 27 at Hulyo 31, 2020, ang pamahalaang federal ay magbibigay ng karagdagang 6 sa pamamagitan ng Marso 27 at Hulyo 31, 2020, ang pamahalaang federal ay magbibigay ng karagdagang 600 bawat linggo para sa mga tatanggap sa mga benepisyo sa siguro sa kawalan ng trabaho. Slide 12. Kung hindi mo magamit ang online system, tumawag o mag-email sa unemployment office. Ang opisina ay may mga ibang email address at numero ng telepono para sa iba't ibang mga issue, tulad ng pag-back date ng iyong benepisyo o pag-reset ng iyong online password. Slide 13. Ang unemployment office ay dapat magbigay ng ibang paraan sa online system, alinman sa pamamagitan ng telepono, sa pagsulat o sa personal. Kung hindi mo magamit ang online system, tumawag o pumunta ng personal sa pagbukas muli ng opisina. Kapag walang sumagot sa telepono, itala ang lahat ng oras na tumawag o sinubukang humingi ng tulong. Iretrato ang screen ng iyong computer o telepono kung ang online system ay hindi umaandar o nakatanggap ka ng isang mensahe na error. Slide 14. Tingnan ang website ng unemployment office, labor.hawaii.gov, kahit isang beses sa isang linggo para sa mga bagong impormasyon. Panoorin ang balita o makinig sa radyo para sa mga anunsyo. Slide 15. Ang karamihang tao sa Hawaii ay nakakakuha ng seguro sa kalusugan sa pamamagitan ng kanilang trabaho. Kung nawalan ka ng trabaho at seguro sa kalusugan, mayroon kang
anim na pong araw upang mag-apply para sa siguro sa selfcare.gov. Maaari kang maging karapat-dapat para sa pagbawas sa mga gastos sa pamamagitan ng mga programa ng Estado o Federal. Kung mayroon kang limitadong kita at mga pag-aari, maaari ka ring maging karapat-dapat para sa libreng siguro sa kalusugan sa pamamagitan ng Estado ng Hawaii. Slide 16. Ang Legal Aid Society of Hawaii ay nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga individual at pamilya na baba ng sahod. Tumutulong kami sa iba't ibang mga legal na issue, kabilang ang mga benepisyo sa siguro sa kawalan ng trabaho. Upang makakuha ng tulong, tawagan ang 808-536-4302. May itatanong kaming mga ilang katanungan upang matiyak kung karapat-dapat ka sa aming mga serbisyo. Maaari kaming magbigay ng legal na payo sa telepono at isang referral sa isang abogado kung kailangan ang tulong. Ang ating pagkakausap ay confidential. Magbibigay din kami ng isang tagasalin ng libre. Slide 17. Salamat sa pagsali sa amin. Kami sa Legal Aid ay patuloy na ipapaalam sa inyo kung may mga bagong impormasyon. Ito ay makikita sa aming website at social media. Mag-ingat po kayo.